Na dyan sa Senado ha, sinusulong pa rin yan at kaugnay niyan ay makakausap natin ngayon ang ating On The Spot na si Sherrianne Torres. Mrs. Torres, good morning! Good morning, Casey, Tony. Kapwa umamin sila Senador Robin Padilla at Ronald Bato de la Rosa na naghihingalo na talaga ang tsa-tsa sa Senado. Sa kabila ito, nung naging agresibong pagtutulak sa tsa-tsa ni Padilla na chairman ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes, katunayan na, di ba, maaalala natin, naging masipag pa siya doon sa pagkonsulta sa iba't ibang sektor na umabot pa sa 8 beses na public hearing at nagdaos pa siya doon sa Davao, Cebu at Baguio ng public hearings. Sa isang panayam, sinabi ni De La Rosa na sa bilang nila, ang tiyak lang talagang boto pabor sa isusulat na tsa-tsa committee report ni Padilla ay yung mga kapwa PDP laban senators nila na sina Senador Francis Tolentino, Christopher Go at siya. Samantala, yung tansya rin ni De La Rosa na kahit suportado ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na chairman ng PDP laban ng tsa-tsa, hindi na rin niya ito agresibong isusulong ngayon dahil wala na nga siya sa pwesto. Tapos nakita niya, nung mismong siya yung Pangulo, ay mahirap talagang isulong ang charter change. Maging si Padilla, kinilala na rin ang kawalang suporta sa Senado ng tsa-tsa, sabay aming natural lang na makaramdam siya ng frustration o pagkabto sa daging tadhana nung kanyang advocacy ang amyendahan ngayon 1987 Constitution. Pero naniniwala siya na maliban doon sa 4, kasama na siya doon sa PDP laban members na sa Senado, pipirma din sa kanyang isusulat o isinulat na committee report si Senador Sherwin Gatchalian dahil si Gatchalian yung may panukalang batas na nagsusulong na amyendahan yung economic provisions ng 1987 Constitution. Casey, narito yung bahagi ng mga sinabi ni De La Rosa at Padilla. Paano na siya? As I've said, emotionally attached na siya dyan sa kuan na yan, sa misyur na yan. Talagang pinaglalaban niya at in fairness naman sa kanya, talagang ginawa na niya lahat. Gusto niya ipakita talaga na hanggat lalaban siya hanggang sa dulo. And, I admire him for that. Sa nakita namin ngayon, mukhang mahirapan kami kumuha ng malaking suporta in terms of numbers sa pagdating nakapagsalita na ang yung liderato ng Senado na hindi priority yung charter change at wala tayong magkukong suporta rin galing sa Malacanang. So those words are cold water dousing on our aspiration towards charter change. Okay, see. Oo. Yung kay Padilla naman, sabi niya, ay hindi siya nawawala ng pag-asa at sa susunod na Kongreso, muli niyang iahain yung kanyang tsa-tsa proposal. Nakapagsulat na rin siya ng committee report, yung chairman's committee report at nasa mga tanggapan na ito ngayon ng mga senador at inaasahan niya, ang balak niya ay mag-deliver din siya ng privileged speech sa pagbabalik ng sesyon sa Mayo. Casey, Tony? Okay, maraming salamat. The other Mrs. Torres. Happy Friday, She. Teka pala, She. Oh. Oh, bago tayo magtapos, balikan ko lang yung alok ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Francis Tolentino na tumayo bilang defense counsel mm-hmm. no ni Senator Bato kung sakaling siya nga ay litisin no ng ICC. Malinaw na ba sa rules ng Senado na maaari nga siyang maging abogado ng kapwa niya senador sa isang paglilitis? Tony, actually wala pang paglilinaw dahil una sa Lunes pa lang magpapadala ng formal letter si Senator Tolentino dahil anong tawag dito dahil nga naka-recess no at ang pagkakaalam natin ang grupo nila Senate President Zubiri kung hindi ako nagkakamali ay umalis ngayon papunta sa isang official meeting parang ito ay mala IPU sa Japan kung hindi ako nagkakamali o sa iba pang bansa no uh-huh. At so ito wala pa talaga na sinasabi si Zubiri, although nagpadala tayo ng tanong nung isang araw na nagsabi nga si Tolentino na siya na. Mm-hmm. Ang sabi naman kahapon ni De La Rosa na makausap natin tungkol dito, tinatanong ko rin siya, wala ba kayong mababiolate
na Senate rule tungkol dito. Yes. Sabi niya, sa tingin niya, wala naman daw dahil unang-una, mabuti yung motivation ni Senador Tolentino kung kaya maglo-lawyer sa kanya. At pangalawa, naniniwala siya na mabait si SP Subiri, kaya pagbibigyan yung kanyang simple request. Okay. Eh, mapagbigyan din kaya yung request? Hindi ito request eh. Ito yung statement mismo na galing kay Senator Robin Hood Padilla na kapag nakulong tong si Senator Duterte. De La Rosa daw. Oh, hindi ba si Pangulong Duterte? Eh, sasama din daw siya. Teka lang ha. Oo, sasama siya. Oo, sama na rin daw siya, Casey. Sinabi niya. Kasi kung sabi niya, kung si Tolentino ay talagang nakita niya na hindi talaga iiwanan at ipagtatanggol hanggang dulo si De La Rosa, siya naman daw, ang sabi niya, kung ikukulong nyo ay si Senator Bato, ikulong nyo na rin ako. Yun ang sabi niya. Dahil sasamahan daw niya hanggang dulo. Nak! Ihanda mo na yung poster nung pelikula nila. Meron pa siyang sinabi. Ano? Oo, kapag napatunayan na wala naman daw talagang ginawa, no, walang ganyang nangyari at dito sa Pilipinas noong panahon ni Pangulong Duterte, kailangan daw magbayad ng danyos. Wow. Ang ICC sa paninira ng imahe ng Pilipinas. She. Casey, may sinabi nga siya. Tapos si, yun yung pagsasabi ng Daniel. Sabi ko, anong klase na ano, saan ihahain? Ang sabi niya, parang meron namang proseso. Kasi nga parang aggrieved, no? Parang aggrieved party yung Pilipinas dahil nga nasira yung reputasyon. Tapos Casey, yung sinasabi niya na ano, na handa na magpakulong. Sabi pa niya, ako naman ay nakaranas na makulong at ang ganda kaya ng kulungan sa ibang bansa. Ayun. Sabi niya. Sige. Tingnan natin ha? Kung gusto niyang maranasan ulit siya. Thank you so much, Che. At maraming salamat po sa lahat po na ating mga naging on-the-spot.